ulit tayo mga kataong bahay. Kasama pa rin natin si Dr. Susan Jorge. Ayan. Dok, sa pagpapatuloy ng kwentuhan natin, bigyan muna natin ng idea or i-review natin yung ating mga kataong bahay. Ano nga ba ang role ng kidneys as part ng ating internal organ? Okay, so this one, there are actually, ang alam lang nila, no? Ito yung parati namin pag tinatanong, ano bang trabaho ng bato? Tigawa ng ihi. So napaka-limited ng kanilang kaalaman tungkol sa ating bato. Una sa lahat, so sabi ko, laban ninyo yung pagpatibay ng inyong buto ay kidneys din ang may kinalaman dyan. Yung pagpanatili ng katatagan niya. Dahil from the kidneys actually, meron siyang sangkap doon na ginagawa. Ito yung active na vitamin D3. So ito, syempre pag ito magpapaaraw tayo, so acted upon by the, of course, yung sunlight. So ito nag-ano sa ating katawan, no? So it works on the bones. And then yung pagpanatili at palusog ng ating dugo, yung paggawa ng red blood cells. May kinalaman diyan ang kidneys din. So napapansin niyo pag may sira yung bato, anemic yung patient. Ayun. It's so, because bigyan natin ng pansin yun. Kapag sira or may sakit yung ating kidneys or bato, kaya merong anemia ang isang pasyente. Okay. Ang daming kumbaga tawag namin doon lingid sa inyong kaalaman. So hindi ito yung bone marrow lamang. The kidney parang may ginagawa siyang sangkap para sabihin doon sa bone marrow natin na kulang ka, gumawa ka pa. Kaya pala pag dinadialysis by no, dugo yung nililinis. And then, currently actually, we have that, tinatawag namin that, that ingredient, yung erythropoietin, injectable na siya ngayon. That's the one actually that's being produced by the kidney. High tech na ngayon na dugo. Yes, so at least na ano na siya, no? Na less hindi pain. Na dugo. Yes. And then, yung ano, no, yung pag- regulate. So, kumbaga, let's say, medical term is regulate. Pero tawag sa atin, no, para mapaintindi nila, yung pagbalanse ng ating blood pressure. Yun, blood pressure. Yung blood pressure kaya pala, natin. Kaya yung napakaraming mga may high blood, may kinalaman din ng kidneys. Yes, so, hindi nagpa-function. Yes, nagre-reset siya. So, dahil nga nagpo-produce din siya ng red blood cells. The red blood cells. And at the same time, ito naman, ito yung mga hormones na tinatawag natin. Ito yung mga angiotensin, ito yung mga renin, yung mga ganyan. So, if the kidneys are not able to, alam mo yung parang ilabas yung hindi niya kailangan. Toxins. Nare-retain yun. Pag nare-retain yun, nagre-reset. Kaya, mataas yung blood pressure. Ayun. The Philippines celebrates the National Kidney Month. Okay. So, Pilipinas yon. So, ito na naman, paalala na naman sa ating lahat. Kasi, ang dami na... Actually, if you look at the figures, the number of those on dialysis is increasing. That's sad to Sad to hear. And please, no, some people, gusto ko lang malaman nila na okay lang, total may dialysis, please. So, kung hanggat maaari na, hindi mo naman siya sana, kailangan mangyari sa iyo. It's better to prevent it. So again, yung pag-inom ng tubig, yung everything in moderation, urinalysis. Baka meron pa tayong namimiss. Ang ano dito nung una, actually so para hindi sila na pag diabetic ka, may high blood ka. Ito talagang, this is the time you pay attention to your kidneys. Nadadali ang bato ng dalawang sakit na to. And then of course yung mga gamot no, so and then yung kasi araw-araw, so ano ba yung mensahe na let us say na gusto namin maalala for our kidneys? Una, take plenty of fluids, especially now it's very hot. That's right. So please don't forget your fluids, water, please. Dok, and ano ba talaga, if I may ask, ano talaga yung magandang amount of water na dapat ini-intake? So it in the past several years, siguro maliit pa tayo nung sinasabi ng 6 to 8. But then again, it's getting hot. If you're exposed under the heat of the sun, you can go as much as like mga 2 to 2.5 liters a day. Is there such a thing as taking too much of water? Yes, there is naman. Okay. There is naman. Kasi ang ano naman is... again, water is a very good fluid, but then again, if you take 6 liters, that's too much for your stomach to absorb. Yes. So, malulula naman yon. So, siguro maximum about 3. And then, please stay out of the sun. And then, please don't forget,
lahat na lang nagpa-X-ray, lahat nagpa-ECG, mm-hmm. but they never have that urinalysis. Which is very basic. Napakamura pa. Very basic and yet nalilimutan. Nalilimutan nila. Mm-hmm. So painless pa. Yes. Painless, all you need to do is just submit your urina. No? Mm-hmm. So yun. At saka pag sinabi ng doctors na tubig, tubig please. Meron bang, if I may, again, maraming klase na naman lumalabas na tubig. Is it safe to take just the tap water? Tap water. Actually, the one that comes out of our water faucet. Mm-hmm. Actually, clean yan. Mm-hmm. Clean yan. Mm-hmm. So, please, ayun lang siguro, a little more lang na i-boil more. Lalo na for kids. But essentially, okay na yung source na yan. Yung palang napag-usapan natin, Doc, ay napakarami ng informasyon na ibinahagi natin. Mm-hmm. Kami dito rin ay natuto, I'm sure lalo na po yung ating mga kataong bahay. Tsaka ang importante talaga dito, lahat ng mga pinag-usapan natin, hindi lang narinig, hindi lang napanood, kundi tayo mismo gagawin natin. Yes. Lalo na sa inyong mga, yung taga-suki ninyo sa bahay. So, nasa bahay lang sila. So, kaya nilang gawin. At yung nasa bahay, isi-share din na sa kanilang mga mahal sa buhay. Thank you very much again, Dr. Susan. Jorge. Yes, thank you very much. At hello sa mga taga-NKTI. Thanks for watching. Yes. Baka meron pa kayong gustong batiin? Actually, to our friends here at the Net25, thank you very much. And of course, Renal Disease Control Program, yung mga staff natin, and of course, the National Kidney and Transplant Institute. Ayun. At di ba, huwag kayong mag-alala, babalik ulit dito si Dr. Susan Jorge. Thank you very much again. Sa uulitin po, mga kataong bahay, walang aalis pagkat marami pa tayong pag-uusapan. Diyan lamang po kayo.